headcracker asil mated sa raffle gull lion, maganda kaya ang resulta mga boss? Magandang buhay mga boss. Ako ay tuwang-tuwa dahil sa wakas ay nagbunga na rin yung aking paghihirap at mga sakripisyo para makapag-uwi ng dugong Pakistani asil sa Pilipinas para gamitin sa purpose ng breeding. At ngayon nga, nakapagpalabas kami sa unang pagkakataon ng kanilang anak asil cross sa American Fowl. Kaya doon po sa mga interesado nating mga kasabong ay patapusin niyo po ang kabuuan ng ating vlog para makita nyo yung resulta ng aming pinalahing Pakistani Red Asil cross sa Western Fowl. Kaya i-introduce ko sa inyo itong mga try na ito mga boss, ang aking pinag-umpisahan na materials para sa asil breeding. Ito ay na aking nabili noon sa pamamagitan ng bidding doon sa Sukwakif. Itong pula at saka itong puti. Yan po ay stag at pulit pa lamang sila noon nung aking nabid. Tama ang inyong narinig mga boss. Bidding system po ang sistema nila dito sa Doha, Qatar. At huwag kayong mag-alala, mag-upload din po ako ng mga videos tungkol sa bidding system na aking sinasabi. At ito namang itim mga boss ay yan po ay pares na regalo sa akin noon nung aming company driver na Pakistani. Yun nga lang, kinain ng stray dog yung kapares niyang lalaki kaya yan na lang ang natira. Bali itong area namin ngayon mga boss, itong lugar na kinaruroonan namin ngayon ng mga manok na to ay pangalawang lugar na namin. Dahil yung unang company namin doon sa probinsya ng Qatar ay nasunog mga boss. At sinikap ko na ilipat ang mga to sa pamamagitan ng bisikleta lamang. Dahil nga medyo malapit naman yung nilipatan ng aming bagong store. Kaya pinagtiyagaan ko na lang na binalik-balikan yung mga materialis na aking mapapakinabangan. Naparami ko yung mga yan mga boss. Yung ginawa kong kulungan ay ilalim po ng aming water tank. Yung mga pula, yung mga itim, yung mga puti na yan. Naparami ko yung mga yan mga boss. Umabot ng 80 heads. At dahil nga may trabaho naman tayo, ay hindi natin sila masyadong nababantayan. Kaya yan o, nakita nyo, matitindi ang stray dogs dito mga boss. Yung chicken wire na yan, ginatngat lamang nila at inubos lahat ng aking mga sisiw. Di kami nagtagal sa lugar na yan at giniba ng pamahalaan yung aming company at inilipat sa industrial zone na bago na kanilang binuo. At ang laki ng problema ko dyan noon mga boss, akala ko mawawala na sa aking mga kamay ang mga original kong mga materials. Pero sinikap ko talaga na makuha man lang kahit yung mga original na materials para kahit papaano ay makapagpaitlog ulit ako or makapagpalahi ulit ako sa panibagong lugar na aming lilipatan. Sa kasamaang palad mga boss ay wala akong lugar dito sa aming bagong company na pinaglipatan at wala pa rin mga facilities. Kaya nakakaawa itong mga manok na to. Nakita niyo yung box dati na yung may marka na 122. Doon lamang sila mga boss ng mga siguro sa loob ng 2 buwan. Pero dahil nga hasil itong mga to, matitibay sila sa sakit, sa hirap at kahit ano kinakain nila mga boss. At yung mga mahihina talaga ang pangangatawan ay talagang bumigay sila mga boss. Ang daming namatay at syempre wala rin akong access pa dito sa bagong lugar namin dati, kung ano na lang may papakain ko
bahaw, kung ano-ano, tinadtad na gulay, isinasama ko ang mga tumangabos sa aking pagsaing. Bali, syempre, sinusubrahan ko yung aking kanin para magkaroon ng bahaw at siya kung pinapakain sa kanila. At kung minsan, may mga pagkain kami or yung ulam, dito uso yung chicken biryani eh. Ay, hindi naman namin maubos yun. Hinihingi ko yun mga boss, yung tirang kanin at tirang ulam, manok or kambing or tupa or baka or kahit na anong karne mga boss, pwede rin isda. At siya kung pinapakain sa kanila. Diyan ako bumilig sa mga manok na yan, wala silang pinipiling pagkain, kakainin din nila mga boss. Kaya talagang saludo ako sa kanilang tibay. Nakita nyo itong kulungan na ito mga boss, ito po ay aking ginawa lang paunti-unti sa rooftop ng building ng aming accommodation. Hindi pa naman masyadong kahigpitan noon at pumayag naman yung aming store manager na basta daw hindi lang makita ng mga pulis at basta hindi lang daw makarating sa aming opisina. Dahil siyempre malilintikan naman siya. Bilang payback ko naman sa kanya mga boss, yung mga itlog niyan ay mga 80% ibinibigay ko rin sa kanya bilang siyempre padulas para ma-maintain lamang yung mga manok na to at magkaroon ako ng pagkakataon na makapag-uwi ng itlog pag ako ay magbakasyon. Ang hinangad ko na lang noon mga boss ay ma-prolong yung aking pag-iingat sa kanila hanggang sa ako ay makapag-uwi ng itlog sa Pilipinas. Kahit hindi na ako makapagparami dahil mayroon naman akong materialis, kaya yun na lang talaga yung aking purpose. At hindi nga nagtagal mga boss, isa sa aking mga katrabaho ang naka-schedule na magbakasyon, kinausap ko siya ng maayos na sana kung mabitbit niya yung mga itlog na iuwi sa Pilipinas sa kondisyon na bibigyan ko din siya ng lahi ng mga Pakistani asil na yan. Sa bawat maiuwi niyang lahi, halimbawa pula, bibigyan ko rin siya ng pula, halimbawa puti, itim, sa lahat ng lahi ay bibigyan ko siya basta't pumayag lamang siya na mag-uwi ng itlog sa Pilipinas. Kaya talagang pinagsikapan ko na makapagpaitlog nung siya ay malapit ng umuwi. Kung di ako nagkakamali mga boss ay nakapagpauwi ako noon ng bali 72 na itlog, tatlong tray. Pero dahil nga wala kaming available pa noon na nabiling incubator, hen huts ang aming ginawa mga boss para lang makapagpapisa. At nagkataon na isang inahin lamang yung nagkataon na native na naglilimlim doon sa bukid. At syempre 12 eggs lamang yung kanyang kaya dahil maliit lamang na inahin. At yun na po, nakapagpapisa naman kami ng ilang piraso lamang. Pero hindi pa rin ako nawalan ng pag-asa at pinagpatuloy ko pa rin na magpalahi or i-maintain yung aking mga materialis dito sa aming rooftop. At minsan nga, yan nga, katulad yan, yung aking mga napapapisa ay aking inaalagaan pero paunti-unti na lamang just to maintain yung bloodline. Kaya tuloy pa rin akong nagpapalahi. Katulad ng sinasabi ko, nakita nyo yung aking pinapakain sa kanila ay bahaw at tinadtad na gulay at minsan ay may kasamang karne. Dahil nga wala akong space at bawal magparami, kaya pinipili ko mga boss yung mga maliliit lamang na magaganda rin naman yung katawan ang aking tinitira, para ang purpose ko ay
Yung maliliit lamang na asil ang aking maiuwi dahil yung mga yan ay tumitimbang, yung lalaki ng 3.5 kilos at saka yung babae naman ay 3 kilos mga boss. Pagka i-cross natin yan sa ating mga Texas, medyo mahirapan na tayong magpaliit. Kaya ang ginawa ko, selective breeding. Yung maliliit na individual na maganda ang tindig, tayo, kung maari yung kanilang mga buntot, ang aking pinili na magpatuloy ng aking linyada. Dahil nga ang hinahabol lang natin ay makapagpalahi na at makapag-uwi ulit for the second time ng mga lahi ng Pakistani asil. At sinigurado ko na mga boss na bumili ng incubator para mapisa yung aking mga dalang itlog. To cut the story short mga boss, yan yung aking napili ipalahi sa American Fowl. Yan po mga boss yung kanyang boyfriend at pinakaunang experiment po natin yan. Tingnan natin kung maganda yung resulta. Ayan oh. Oh. Siya po mismo ang nagpisa niyan. At naswertehan naman natin na apat na sisiw, apat din na lalaki. Wala nga lang babae mga boss. At siya rin ang umaakay. Katulad ng nakikita nyo, malalaki na yung mga anak niya pero hindi pa rin niya iwinawalay. Yan po ang maganda sa characteristics ng mga asil na yan dahil magaling silang mag-alaga ng kanilang mga anak. At akala nyo po yan mga mabait. Pero pag mabait lang po yan, pag hindi nyo pinapakialaman yung kanyang anak, yung kanyang itlog, yung kanyang pugad. Pero once na pinakialaman nyo mga boss yung kanyang anak or yung kanyang mga itlog, tutukain kayo niyan mga boss at aawayin kayo, hindi po kayo titigilan. Yan po ang karakteristik nila. At so far sa tingin ko healthy naman yung apat na cockerless natin. At mula sa apat na yan mga boss ay pipili ulit tayo mga boss doon sa individual na papasa sa ating standard at malapit ang characteristics sa ating inaasam na kanilang kalalabasan. Siyempre, kukuha ulit tayo ng American hen or pullet para iparis sa kanila to downgrade yung kanilang dugong Pakistani para maging suitable sila sa ating sistema ng pagmamanok sa Pilipinas. Kaya sundan ninyo mga boss at asahan na more uploads tungkol sa ating mga Pakistani asil cross sa ating Texas ang ating mga susunod na vlog. At para ma-develop yung kanilang pangangatawan mga boss at masanay talaga sa klima ng ating bansang Pilipinas, ay nakita nyo naman medyo maluwang yung kanilang galaan. At sana mga boss, samahan nyo ako at huwag kayong magsawa na sumubaybay sa ating YouTube channel. Hanggang sa muli!